okay? What did you say about Volvo? You like Volvo? I love Volvo. I love Volvo. Okay. Because I speak with Trappers, the manager, and then I tell to him about it could be possible that if you can, instead of fixing this one, the bumper, he is gonna remove it all the way. Yeah, and for the moose bumper. Moose bumper, and this is the one I was thinking about. Yeah, kind heard, of thing. Heard. Yeah, yeah, heard yeah. Them. So that way, we don't need to fix thing. Yeah, we just take it off, put new one. And then just gonna put the fog light. And what about this one? Are you going to replace this one? Because this one is... Well, we need to inspect the inner, right? Yeah. Like, can you open the hood? Yes. Magandang umaga, muli sila kay po ito. Ang current location po natin guys is nandito po tayo ngayon sa Musimin, kung saan dito na po ako humindo kagabi. Gawa nga ng nakadali po tayo ng moose. Yung moose na nadali natin is ang laki. Parang siguro yung mga ano, yung mga parang kalabaw ba kalaki, yung anak ng kalabaw, ganun siya katangkad. Ayan. Kagagaling lang namin ni kaanakan doon sa Nipawa kung saan nag-hook kami ng preloaded trailer doon pabalik sana ng Delta. Nung nandito na kami sa may dito tayo ngayon sa ano eh, sa scale mga 50 kilometers from scale dito sa Musimin na government scale. O, tama naman itong moose na to. Ang dilim kasi kagabi kasi alam nyo naman nag-i-snow at dan yung moose is nandito sa right side ko, hindi ko makakita, tapos bigla siyang tumawid. It's too late na nung nakapag-preno ko ng huminto talaga. Sorry. Ang nangyari doon is nakita ko siya, pero nung nakita ko siya tama namang didiretso na. Ayan. Kaya tuloy natamaan si Cordapia yung harapan niya ay talaga namang warak. Kaya hindi kami nakatuloy bumiyahe kagapon. Nag-stay ako rito kasi hindi pwedeng i-drive yung ganitong klase ng truck. Mayroon din naman kaming GPS. Aming itong dashcam, ito kung nakikita nyo sa video yan, ito yung dashcam namin yan, nakakapag-save ng video yan, at nakuhaan namin yung video. Ayan, nakita nyo sa video natin ngayon, yan ang nangyari. Hindi naman ako tumatakbo ng mabilis, tama lang yung speed ko kasi mabigat nga yung load, 99 lang. At ang speed dito sa Trans-Canada Highway 1 is 110 km per hour. Ayan. Ngayon is inabot naman tayo ng hindi magandang kapalaran. Although kami ni Kanakan, ilang beses na kaming lumusong ng Vancouver, wala naman kaming na-encounter na nagiging problema. Ngayon lang talaga ito. Pinaplano nga namin ni Mrs. na palagyan sana ito ng moose bump. Kasi guys, yung nakaraan na moose bump na aking tinignan yung aftermarket, meron pa akong ipinos sa aking Facebook. Nung binalikan ko para sa ganun, biling ko na sana nung itong huling itong huling receipt lang. Nung inilabas ko sa kanilang garahe, nakita ko, hindi naman pala pantay. Kumbaga sa tabingi na. So hindi na pwedeng ilagay dun sa truck, kaya pala medyo mura-mura. Ngayon, nagpa-reserve ako tuloy dun sa Volvo ng grill guard. It's too late naman, ito yung nangyayari. Well, nagpapasalamat pa rin naman ako dahil kahit papano hanggang dun lang yung nangyari ni sa aming dalawa ni Kanakan. Hindi naman kami nasaktan. Talagang nasagasaan ko lang talaga yung moose. At yung load na hinihila ko,
ang nangyari noon, may taga Calgary na pumunta rito at kinuha yon. Sila na ngayon yung magdidiretso doon. Kasi dadalhin ko itong truck na ito pauwi na ng Winnipeg upang sa ganun ma-estimate yung kanyang damage at may pagawa na. At sana may coverage ang insurance dito kasi yung nangyari naman is wild animals naman yung nabangga natin. Wala naman tayo nabanggang ibang yung ano yung mga sasakyan or hindi naman tayo na aksidente, which is yun ang pinapasalamat ko pa rin kay Lord na nangyayari talaga yung ganito na minsan hindi maiwasan. Pero sa susunod talaga guys, bago lumabas si Cordapia sa karsada ulit, sinisigurado kong mayroon na siyang drill guard kasi yun na talaga yung pag-i-import saan ko ng pera upang sa ganun mapakabitan. At nandito ako ngayon kasi gusto ko siyang tipan. Lagyan ko siya ng packing tape. Kaya samahan niyo ako, labasin natin. At upang sa ganun is makita natin kung ano yung mga damage ni Cordapia dun sa loob. Gusto ko rin silipin sa ilalim kung ano yung mga fatal na nangyari o tinamaan sa mga makina. Kasi kagabi hindi ko masyadong makita at hindi ko rin masyadong masilip kung may mga tumutulong leak. Upang sa ganun alam natin yung nangyayari sa ating truck. Tara, samahan niyo ako guys. Yan, meron ako ditong meron tayo ditong double side tip packing tape. Start muna natin to para uminit na yung napoprose, no? Kasi ang temperature dito guys negative 13. Oh god. Silipin natin sa loob ng makina. Ayan guys, kung nakikita nyo, lamig dito. Tinamaan yung moose. Talagang winarak niya. Idikit muna natin. Oh, para hindi lumipad, hindi li pa rin. Tatanggalin naman nila yan kasi aayusin nila yan. May dikit lang ng konti. Ayan, okay na yan. Tapos, check natin sa loob. Baka may tumatagas. So far naman, wala namang fatal. Wala naman natagas sa ilalim, nalangis. Kabila. Wala namang leksikulan. Kulang tagas sa ilalim. Ayan. Ayan guys, ang nakikita natin nangyari kay Cordapia. Papahugas ko pa nga alam yan eh. Oh god. Check natin. Ikutan natin for the last. One last time bago tayo lumarga. Yung mga ibang party nun, hindi ko na alam kung nasaan napunta, linipad na nung nabangga yung moose. Oh, ayan guys, hinting ako, oh my god, siya sakit na frostbite. But anyway, nakita naman po natin yung sitwasyon ni Cordapia, pero hindi tayo papakumpiyansa pa rin. Dahan-dahan pa rin tayong mag-drive papunta pa uwi kasi yung nangyari yan hindi po pwedeng pang travel or pang haul ng load kasi hindi tayo magiging
ano sa DOT. Kumbaga, kailangan mapagawa yan. Kasi basag yung si ilaw niya eh. Ayan. Ayan naman guys, didiretso na muna ako. Itutuloy ko na muna itong biyahe kong ito pa away sa Winnipeg. At nakausap po yung dispatch ko kagahapon at ang sabi niya eh mayroon din daw silang unit na available doon para hindi huminto yung pagbiyahe namin. Diretso pa rin habang ginagawa si Cordapia. Ayan guys, samahan niyo ako. Diretso na tayo sa Winnipeg. Ayan mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa sabihin na lang natin mga 1.5 hour mula dun sa pinagparkan natin papuntang Verdun. Ganito ba, as you guys can see, itong ating karsada na tinatahak is talagang black ice. Oh, yung sa ibabaw ng espalto na yan tumigas na yelo na yan, madulas yan. Kaya ramdam na ramdam ko nga si Cordapia, paikis-ikis eh. Nagdadaan-daan lang ako, baka mamaya lalo tayong mapahamak. Matakbo lang ako ng mga 80, yan. Meron ding sumusunod sa akin doon, hindi naman niya ako no-overtikan, kundi nagdadaan-daan lang din. Nag-ano siya sa akin, kanyang yung kanyang speed, dinadahan-dahan lang din niya. Madulas to mga kaibigan, lalo't wala tayong trailer na dala, walang pabigat doon sa fifth wheel, bobtail lang tayo. Ako po, kailangan mag-ingat-ingat, dahan-dahan lang. Yes! Ayan mga kaibigan, nandito na po tayo ngayon sa City of Winnipeg. Ayan, kung nakikita natin, ayan yung Volvo. Ayan. Pero hindi tayo dyan pupunta. Hindi yan yung destination natin kung saan sinabi ng ating safety manager or collision department sa Traverse. Meron tayong meron tayong designated na pupuntahan, which is rin ito ng MPI, accredited of MPI. Ayan, doon tayo magpapakot kung magkano ang gagastusin kay Cordapia. At pagkatapos nito, sasabihin ko rin sa kanila. Ang balak ko kasi guys, since gusto ko rin magkaroon ng moose bump, yung na-damage kay Cordapia, hindi na lamang nila i-re-refer doon sa bumper niya, kundi tatanggalin mismo yung bumper, i-re-replace, tapos papalitan yun ng moose bump upang sa ganun hindi na masyadong magtagal. Okay, so sabi is champion body shop. Oh ayan, ito tayo. Hanapin lang natin yung entrance, mag check-in lang tayo. Champion. Diyan tayo pupunta mga kaibigan. Sumbang entrance nila para makapag-check-in tayo. Ayan guys, nandito na tayo sa Champion Collision or Champion Body Shop. Kasi dito tayo pinapunta ng ating safety or collision department sa Traverse. Mag-check lang ako doon. Tatanungin ko kung saan banda yung
yung entrance nila upang makot ito. At pagkatapos sasabihin ko rin sa kanila yung gusto kong mangyari upang sa ganon hindi na masyadong magdoble-doble yung trabaho. Ayan guys, bali ang mangyayaring gusto kong mangyari kay Cortapia, since papalitan nila yung bumper, yan, yung mismong bumper na yan, ay hindi ko na lamang siya ipapa-repair, kundi tatanggal ko na lang yan, tapos papalitan na lang nila ng moose bump, kasi kailangan din naman natin nun. Yan. At malamang ito siguro ang i-repair nila, ilaw, yun ang damage. Nagtatanggalan na. Ayan. Ayan yung na-damage. Baka palitan nila ito or i-repair itong hood. Well, it's up to them naman. Pero ang plano ko talaga, yung, yan. Yan sa ilalim na yan, yung bumper na yan, patatanggal ko. At pagkatapos nun ay papareplace natin yan ng moose bump. Kaya naman, samahan nyo ako, pupunta ako doon sa loob at itatanong ko sa kanya kung sa kanila kung saan yung entrance nila para sa ganun madala natin si Cortapia doon, kasi hindi ko alam kung saan banda. Basta sabi nila mag-check-in muna tayo sa loob ng champion, kasi dyan sasabihin nila kung saan tayo papasok. Tara! Hi mga kaibigan, dito tayo sa champion. Hanapin lang natin yung entrance para makapag-check-in tayo, kasi inaabangan daw tayo. Peter ang pangalan daw nung ano eh, yung kakausapin natin. Yod, ayan banda ko. Ayan. Alright guys, sabi ni Peter, kasi siya yung ano, kausap natin, dalhin daw natin dito sa loob para ma-discuss yung mga dapat i-discuss. At malamig doon sa labas. He said I love Volvo. Okay, come inside. There you are. Turn up again. Give me 2 seconds, I'm just gonna give the mail to the office, okay? What did you say about Volvo? You like Volvo? I love Volvo. I love Volvo. Okay. Because I speak with Travers, yeah. The manager, and then I tell to him about it could be possible that if you can, instead of fixing this one, the bumper, he is gonna remove it all the way. Yeah, and put a moose bumper. Moose bumper, and this is the one I was thinking about. Yeah, kind heard, of thing. Heard. Yeah, yeah, heard, yeah. So that way, we don't need to fix thing. Yeah, we just take it off, put new one. And then just gonna put the fog light. And what about this one? Are you going to replace this one? Because this one is... Well, we need to inspect the inner, right? Yeah. Can you open the hood? Yes. I will open. Right there, underneath, okay. Yeah. Wasn't that too much damage, I believe? No. But only just, that thing, yeah. You just take this fender off, you put a new fender on. You just remove all of this? Yeah, it comes all off, one piece up to here, then you put new fender on. Oh, so you're gonna remove only in this half here? Yeah, just to there, yeah. Oh, it can remove there? Yeah. Oops. So what's it? Oh, sorry.
Yeah, and yeah, that's pretty much it. How's your rad pack? It's all good? Everything else good? The rad is all good, all that? I guess so, because you're going to replace this one, right? Remove this thing. Yeah. And then they put the new bumper on, the grill, the hard one, like I show you, right? Yeah, this yeah, is the one that yeah, I want. Aero Plus, yeah. Oh, Aero Plus, yeah. Yeah, because, yeah. You think how much? How much money? How much all of, yeah, the cost of this one. I gotta estimate it. When I get the estimate, then I'll know. Okay. Yeah, well, you're just gonna hand it to them, right? Yeah, yeah. They're the one to, yeah. I'm just gonna pay the deductible of them. Yeah, so my wife is coming to pick me up here because I have all my stuff in there. So when she come, can I just back up and then just gonna throw all the things to her in that area, and then I just gonna move forward the truck here. Just take your stuff, go to the door. I have a lot of stuff in there. Yeah, I have because a lot. You keep opening, closing doors, it's gonna get cold in here, right? No, not yet. When she's coming. Okay. When she come, I'm just gonna stay inside my truck. Okay. For the time being, good, yeah, yeah. Okay. And then when she come, and I will let you know for your guys here, back, all the way to the back, and then bring all this and I come inside. Okay, I'll give you my key. Okay. Ayan, yeah, yeah. Guys, andito na tayo sa loob. Ayan nga, napakita na natin yung dapat ayusin dito sa Kaikodapia. Hopefully, they will fix on. For the time being, antay natin muna si Mrs. kasi paparating na. At nandito na rin yung mga gamit namin. Gamit namin ni Kanakan. Dilipat dun sa sasakyan. Sa, ano, sa kotse. At for the meantime, gagamit muna kami ng unit ng trappers, which is yun nga yung kailangan gamitin para dire-diretso yung flow ng ating biyahe. Hindi tayo matitinda. Kahit pa paano, pero trabaho pa rin. Nangyayari talaga yun, mga kaibigan, no? Hindi natin maiwasan, kaya, well, ang tanging pasalamat ko lang dahil sa nangyaring yun is nakita ko, is hindi ko nakita yung moose bump. Hmm? Oh, sorry. Yung moose. Kasi kung nakita ko, ang mangyayari nun, baka nag-yield ako, baka pumunta ako dun sa kanang bahagi, sa my shoulder, all the way to the ditch, baka mamaya natumba pa si Cordapia, pati yung load. Mas matindi yun. Well, guys, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga video vlog natin. Kahit na ganito yung video vlog natin paulit-ulit, nagpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi nandiyan kayo. Thank you talaga para din po sa mga sumusuporta sa atin. God bless po sa ating lahat. Hindi naman po natin hinihingi ang pangyayaring ito. But anyways, kahit papano, kasi plano rin naman namin ni Mrs. na palagyan ng moose bump yung harapan at nandito na rin lang naman. Tatanggalin yung bumper niya at papalitan ng Aero Plus na moose bumper at pagkatapos nun ay i-fix yung side na yan, ipinturan yun, para sa ganun wala magiging problema na. Ayun guys, thank you ulit, no, sa walang sawa ninyong pag-support sa mga video vlog natin. Hanggang sa muli, si Lakay po ito, papasalamat sa inyong lahat. Bye! Lakay, Pinoy Trucker.